What is trending in the world of social media? Welcome guys to another episode of Models of Manila News. So kanina po, naganap na po yung pong Senate hearing para po sa franchise renewal ng ABS-CBN. Yung mga nanonood po ng channel ko, you know where I stand in this issue. Una po, gusto ko lang pong pasalamatan si Senator Bongo. Sinabi po ni Senator Bongo kanina that he will personally talk to the President to try to convince him para po pagbigyan at payagan na po yung pong franchise renewal ng ABS-CBN para po sa 11,000 workers na nagtatrabaho po at umaasa po sa ABS-CBN. Si Senator Bato de la Rosa din po, nagsalita na po kanina, sabi po niya, he is one step closer na pumayag po para po sa franchise renewal ng ABS-CBN. Sabi niya, wala siyang galit sa ABS-CBN dahil marami naman daw pong natutulungan yung ABS-CBN. So, bakit ko po pinasalamatan yung dalawang tao na to, aside from the other senators who made this all possible? Sa totoo lang po, ito pong aking stand sa ABS-CBN ay wala pong halong politika. Ayoko pong haluan siya na dahil kampi ka sa admin, kampi ka sa oposisyon, kaya ganito yung stand mo. Kaya yung iba po, ginagamit ito para sa politika. Ang dami po nag-aaway social media, ang dami nagpo-post kung sino-sino, ang daming sumasakay sa issue. Bottom line po dito, ito po ay para sa trabaho po nung pong mga kaibigan po natin na nandyan po sa ABS-CBN. Sila po ay nagtatrabaho po ng maayos. Sila po ay umaasa po sa kanila, ang kanilang pamilya, para po buhayin sila. At of course, yung ABS-CBN po, marami pong tinutulungan po sa na pamilya, sa kanilang mga empleyado at sa mga ibang tao po na directly or indirectly connected sa ABS-CBN. So, ayoko pong haluan ng politika yung nangyayari po dyan. Ang gusto ko lang po ay ma-renew na po yung franchise at masayos na po. Nagsilabasan na po yung pong mga iba't ibang problema ng ABS-CBN pagdating po sa labor, pagdating po sa BIR. Kinlaro po kanina ng BIR na wala naman daw pong pending na kaso. Kinlaro din po ng mga ibang ahensya, pero lahat po ng mga problema na po yan, pwede po yung ayusin. Meron pong tamang platforms for that. Yung pong mga labor cases, pwede po yan sa DOLE. Yung pong mga reklamo, pwede pong ilabas po yung hinaing po lahat. But at the end of the day, pag nawala po yung franchise, mas malaki po yung negative, mas malaki po yung tatamaan. Walang point po para po hindi po i-renew yung franchise. Lahat po kailangang ayusin. Lahat po, kung meron po mga problema, sampahan po ng kaso, kailangan po magbayad kung sino po yung dapat magbayad, pero hindi po dapat sana maapektuhan at malagay sa alanganin yung pong kabuhayan nung pong libo-libong empleyado na umaasa po sa ABS-CBN. Nagsalita na din po yung pong kanina, yung head po nung kanilang union sa ABS-CBN, ay nangangamba po siya araw-araw, di niya alam kung ilan sa kanila ang mayroon pang trabaho after ng March 30 dahil po sa buong issue na to. Yung pong iba kasi, sinasabi ang concern nila, hindi para sa empleyado, para sa empleyado. Yan na po, nagsalita na po yung pong representative ng mga empleyado. Concern ka sa empleyado ng ABS-CBN pero gusto mo kaming mawala ng trabaho lahat. Hindi po maganda po 'yon. Okay? So yung ABS-CBN po, marami po yung mga nagawa na iba't iba na pwede po nating matawag na mali, pero meron po tayong mga proper forum po para po dyan. Meron po tayong mga proper agencies para po sagutin po yung mga concern na yan. So gusto ko lang pong pasalamatan po ulit si Senator Bongo, si Senator Bato. Hopefully this will diffuse po, kasi po marami po talaga nakikisakay po sa issue na po dahil lang po sa politika. Sana po maayos na po yan and ma-renew na po yung franchise ng ABS-CBN. Thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.